Okay, oh, sa mga nanonood, live tayo, live tayo. Again, this is our first episode. Let me formally introduce the show. Ito, nanonood po kayo sa Stack PH Facebook page. At ito yung the start, pag-uusapan natin yung mga journey ng lahat ng nagtatrabaho, yung pagsisimula nila para makapagbigay ng inspiration syempre sa atin, sa mga nag-a-apply pala ng trabaho. Tol, kasi maraming nawala ng trabaho ngayong pandemic. Biktima tayo yan. Kasama tayo dyan. Present. Alam niya. Pares kami. Tapos, maraming gustong mag-shift, bro. Kasi ang daming hindi naman call center agent. Tapos gusto nila nang mag-call center. Tama. Kasi pandemic proof ang ang BPO . So, yun. Ulit. Bro, pakilala mo yung sarili. Take two. Ako nga pala si Selwyn. Ayan. 15 years na sa BPO. 15 years. On, BPO diba? Veteran. Hindi ako nag-ahadukin. Hindi. Walang hadukin. Ayun, tapos yun. Currently sa Acquire ako. As a technical support. Currently nasa Acquire ka. Acquire ako. Okay. Technical support. US ang sinusupport namin, and then start ako sa local PLDT, yun, technical support din, tapos nag-transcom mga ako. Anong taon tong PLDT mo, bro? 2008 yata. So, five. Sobrang five. Medyo baby pa ang baby pa ang call center industry nito. Medyo di pa tayo sa mga sikat na napunta . Oo, wala at, pa. Ngayon, sana lang, parang stepping stone ko lang yung PLDT. Tama. Tapos yun. After nun, nag-transcom ako 2009 or 8, parang gano'n. Nakano din ako, almost 2 years din. As a technical support UK account naman yun, telco din. Tapos, Cytel. Buti memorize mo pa yun. Nandiyan sa resyo mo yun. Nandiyan sa resyo yung pinabas. Parang madalas kang magbasa ng resyo . Tapos. Tapos yun, Toshiba. Laptop naman yung sinusupport namin. Grabe, then, naging feedback lang sa Toshiba account na yun. Ang dugo niyan, sobra. Sobra kasi papasok laptop yun. Papasok dapat ako dyan. Tapot ako . Tapos. Tapos yun, TPG na. Day shift siya. Tapos, technical support din, telco. Oo. Tapos yun, after nun, dun, pinakamatagal ko yun, 5 years and 7 months yata. Oo. And then, Imapta, technical support din, more telecom. Oo. Kalaban ng TPG, competitor ng TPG. And then, after nun, yung nag-offer sa akin, medyo napunta na sa maganda sa KMC. Oo. Ako yung Pen Brothers muna. Pen Brothers, ito ko nakilala si Eric Idol. Yun, May kaibigan siya itong may shoutout nga pala dun sa assistant kong puti . Ayun, bago kasi ang style ng Pen Brothers at sa KMC. Parang co-sharing na siya. Tapos, basta bagong style, hindi mo ramdam na BPO yung company. Medyo siya. Nakala natin, yun na yung future. okay dun. Okay dun. Wala kang masasabi. Tapos KMC. Special shoutout sa KMC Solutions tsaka Pen Brothers. Mga friends naman niya. Friends, okay yan. Tapos? Yun, eventually, nung March or mga March. Depende lang sa account. Depende. Ito kasi kwento natin. Kasi baka marami nagtataka. Bakit ba sumulpot yung mga co-sharing account na yan? Ano kasi yan? Mga startup businesses yan. So, mga small players. Small players ng industry, pero gusto nilang maging, syempre gusto nilang mag-grow, pero wala pa kasi silang enough funding para mag-put up ng site talaga. Kaya yun, ganun. Which is good experience din naman. Oh. Tapos nung yun, nawala na lang yung trabaho. Mga 7 months. So, September na ulit shaky ako na. Shaky din . Up and down. Parang Bitcoin yung experience. Tapos yun nga, nagkaroon ulit ng chance, Teletech naman. Yun, medyo kakaiba kasi customer service. Talaga? Nag-CS ka? Yun, doon ko na discount. Chat naman yun, pre. Experience. From voice to non-voice chat support. Okay. Yung support namin nung DoorDash, yun. Nakikita nyo sa NBA, yung sponsor ng DoorDash. Parang food, food panda, grab sa dito US. Sa US. Ayun, okay din siya. Medyo di lang okay yung subject.
yung bigayan eh. Ah, alam mo, pumayat, medyo pumayat kasi alam mo naman ng ano ng employer. Sa KMC ano eh. Parang ano tayo doon eh. Saya natin doon eh. Ah, oh, sa KMC. Ito, itong rate ko. Itong rate ko. Kasi based sila sa experience natin pag veteran. Okay. Okay. Ayun, ano lang eh. Parang pandemic offer. Oy, uso ngayon yan ha. Uso wala ka nang, siyempre, naghanap ko ng trabaho, wala ka nang choice. Siyempre, kailangan mo din, kailangan mo ituloy eh. Kailangan mo mag-bounce back eh. Okay. Tapos yun, medyo, hindi naman ako, actually, hindi ko rin kasi trip yung customer service. Tagang, di ba sa nanalinya? Hindi muli niya. Oo, hindi muli niya. Tech eh, ever since. Karoon na dito ako, siguro Feb na, anon. Yun na, yung acquire, yung pinaka-latest technical support ulit. Yun, medyo ano, nabuhayan na naman ako. Ginanakan na ako. So, mag-fourth month na ako. Sa fourth month ka na? Sa June 15. Oh. Lakas. May ano na ako, HMO. Ay, wow. Pa-check up na ako. Oh, may HMO ka na. Isa yung mga rason bakit kailangan maghanap ka ng company na magbibigay sa iyo ng magandang benefits. Oo, correct. Isa anong yun. Company next? Ano? Wala. Baka may, wala comment nyo kung hopper si Sel. Hindi, men, iba tong podcast natin kasi real talk lang. Pero ayun, shoutout natin yung 10,000 viewers natin. Wow, dami ah. 10,000 na. Kung naiinip kayo dyan at gusto niyo ng trabaho, mamaya, magantay kayo mamayang alas 3. Ibang show yun. May sinasabi ka kanina parang yung BPO's. Like, alin? May sinasabi ka kanina yung BPO parang ano siya. Proof something parang may isang pandemic proof. Pandemic proof ang totoo naman. Naputol tayo doon eh kanina. Kasi ano eh, kumbaga ang daming natigil na account pero ang dami ding nag-expand. Sobrang dami nag-expand. Tapos parang ang mindset ng mga agents dati pag toxic pag malaking kumpanya. Yun pala may bonus pala pag isipin mo ang daming nasa malaking kumpanya na ayaw na nila. Tapos nung nag-pandemic, biglang, uy, sarap pala dito. Hindi kami natanggal. Walang double. Tuloy-tuloy yung bayad. Tuloy-tuloy yung bayad. Tapos, nung nagka-lockdown, nung first 3 months na lockdown, alam natin yung mga kwento ng mga bayad pa rin sila. Kahit hindi pa na-establish yung work from home eh. Correct. Oo, di ba? Doon tayo inggit na inggit doon. Kasi, ang ganda ng sahod natin noon. Pero, hindi tayo stable kasi nga startup yung business eh. Ayun, I'm sure may mga dapat mag 1 year na ikaw 2 years, years ka na. Magpapa 2 years na. Magpa 2 years ka na. Ako pa 1 year na. Wala, alam niyo naman, syempre. Kasawayan pala. Kasi malapit kami sa ospital. malapit sa ospital tapos yung ano na, wala pumasok eh. Natakot pumasok. Wala eh. Kasi hindi pa ano eh, hindi pag yun ang disadvantage ng startup business, hindi walang nag-iisip paano correct. Paano tayo alagaan, paano tayo bibigyan ng sistema, ganun. Parang ano, magdududa ka kasi parang stable, syempre bago pa lang startup pa. Saka yung client natin doon, may sarili din silang struggle sa Australia. Correct. Unang nag-lockdown yung Australia na malala noon kasi syempre ano yan eh, parang yung mga balita sa kanila noon, biglang rini-restrict yung office nila, ganun. Kaya, yun, inunawa na lang natin, tapos life goes on. Kailan ka nag-apply uli nung nag-lockdown? Actually, nung siguro, kasi di ba nung nawala tayo, medyo sumisweldo pa tayo doon dahil tuloy-tuloy pa rin yun. In-all-in pa yung mga leave eh. Bodsa, no? May mga parang separation or ano, parang... Parang sinettle na lang din tayo. Tapos nag-apply ako nung sa SSS, yung parang... Hindi siya loan eh. Parang ano, yung mga napektuhan nga ng pandemic. Kamusta yun? Nakuha mo ba yun? Oo, nakuha ko. Sinaga ako. Sayang din yun. Pwede bang habulin yun? Oo, hanggat wala akong trabaho. Okay, sige. Palga lang. Sayang din yun, pre. Kung may nanonood sa SSS din. Start na ako siguro mga May na. Pero siyempre, parang naano na ako eh. Baka maubos din yung savings, saka yung... Hindi huwag tayo umasa doon sa yung nakukuha natin. Parang sa, ano lang yan eh, mga leave na naipon, DL na naipon. Correct. No? Saka yung mga last pay, back pay, parang gano'n. So, mga May, start na ako mag-search ulit. Inaksyonan mo rin agad eh, no? Eh, mahirap na eh. Mahirap. Baka magtuloy-tuloy. Ayun. Tapos, September, biglang tumawag yung Teletech. Nag-usap pa tayo noon eh, nung... tinanong ko saka lumilipat nun. Kasi may mga office mate kaming naalipat naman na kasi
ganun ang diskarte sa call center. Siyempre, kayo magkaka-team. Tanungan pa rin kayo kung anong next move mo, anong next na para kumpanya. Para kung okay doon, try mo rin. Oo, diba? Parang, kasi magkasama pa ulit kayo. Ganun naman kasi, siyempre, ang mahirap yung adjustment eh, ng mga bagong tao na kasama mo. Yung mga agents ng panahon na yun, siyempre, maraming newbies doon eh, diba? Hindi mo alam paano mag-adjust ka. Eh, sa mga kompetensya kasi, yung iba doon, kaka-graduate lang din. Mga pero iba ang veteran mindset, bro, diba? Yun yung kinukuha nila. Yun ang advantage mo. Nakapingin ka na mag-troubleshoot. Wala nang ano, wala nang... Nagkilala ko, naglalaro pa ng games. Ay, oo. Uy, pero hindi natin pinopromote yan. Uy, shoutout mga shoutout. Chester. Idol Chester. Baka mapanood. Mga pagka mga level 2 tech ka na, ganun, mga tenured tech support ka na. Ganun siyang laptop sa gilid. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa. sorry. Pero ano, sa mga newbies, kailangan siyempre straight up kayo dyan. Dapat. Seryoso. Tsaka ka na magsalita ng ganun pag 15 years ka na sa pagiging tech, di ba? Kasi alam mo na yung ginagawa mo. Tapos, yun, nung di nakapag-apply ka na, paano ka pala nag-apply? Ano yun? Online lang? Online din, yun. Jobstreet. Usually, first time ko nga lang mag-Jobstreet. Diba? Ah, talaga? First time? Ako, mas maganda yung StockPH, bro. Ay, oo. Nako. Yun. Ngayon ko lang narinig. Di perfect time para mapag-usapan natin yung StockPH. Ganon din yung konsepto nun. Pero ang kamusta yung experience mo dun? Huwag mo nang banggitin kung matagal, ano. Matagal. Sir. Okay, tapos? Paano sa kanila ka nag-apply? Nakita mo yung job posting nila tapos? Yun, intay lang ng tawag. Yun lang, wala nang nag-apply. Wala na. Sino na yung tumawag sa'yo? Employer na? Mga siguro, mga September na nga si tumawag. Si Acquire na ba to? Hindi, si Teletech muna. Okay. Tumawag si Teletech tapos? Yun, sabi, interview daw. Okay. Tapos sa'yo naman, okay naman yung interview. Oo. Minama mo na lang yung interview. Kumakain pa ako muna. Wala lang. Sige. Kasi ano naman to? Work from home ba tong offer? Oo, yun lang. Yun. Work... mahirap kasi training, work from home, Zoom. Ang hirap nun, man. Hindi, ako, na-appreciate ko yung mga magagaling na nakapasa ng training ng work from home. Mm. Kasi tol, tayo, na-experience natin yung... Tagang face-to-face. Face-to-face, yung classroom setup na training. Correct. Sobrang saya kaya. Kasi para nag-aaral ka lang. Para ka lang nag-aaral ng bayad. Parang 30 days kang pwedeng wag mong masyadong gamitin yung utak mo. Absorb ka lang. Stand pa nga kami kasi medyo mahirap ngayon eh. May mga internet connection pang issue ganyan, no. Internet tapos, saka yun, siyempre mga background noise. Ilan kayo noon sa work from home training? Mga 26. Dami nun. Multiple screens, ganun. Unmute mo lang, ganun. May nag-guide naman sa amin. Tapos, usually parang tinatawag lang. Parang recitation. Selwin. Pakiano lang. Basa. Unmute. Basa. Super ang hirap nun. Tapos yun nga, struggle dahil internet eh. Internet. Bumibitaw yung connection, ganun. Tapos yun nga, siyempre kung di ka tol sa office, yun. Tulungan na lang din. IT talaga. Mapipilitan kang makinig talaga kasi nandiyong ka alam matulog. Buti na lang kasi hindi naman required yung wala namang camera. Basta kahit picture mo na sa Zoom. So natutulog ka? Makita ka ng trainer mo siya. Shout out nga pala Teletech. Kaya nangangapa ulit ako doon. Hindi, actually okay naman siya dahil chat support naman siya. Chat support. Hindi naman sobrang voice. Komplikado ng... Hindi, nandun na eh. Alam mo yan, nag-training ka bro ng isang araw lang. Games? Di ba? Pinabasa lang yung... Pinabasa lang yung module. Okay, tapos chat training. Pagkatapos ng 30 days, flow. May assessment ba or... Yun na, yung... Kasi parang, technically, yung work from home, wala nang floor talaga eh. Matik yun, papasokan ka na ng... Hindi, merong yung parang eBay, parang ganun. Okay, ano yun? Yung parang ano lang, training, hindi ka pa nakaprayo. Kumbaga,
konti pa nesting lang yung... Nesting pa, yun, nesting. Nesting. Exactly, oh, nesting. Oh. Mga classic na term word po ang ginagamit ko. Ha, kasi, hindi po kami ibon, ha? Oh, sa mga ano call center agent dyan, I'm sure makaka-relate kayo. Kung anong nesting, oh, ganun. Kung ano yung hindi pa prayo. Oo, oh, ganun. So, nung eBay mo, yun yung tawag sa inyo, eBay mo, paano yun? Anong bato nung... Kasi chat eh, so inquiries. Gano'ng kadaming inquiries na nakuha mo nung... Nung time yung konti pa kasi binibigyan pa naman ng konti-konti pa lang eh. Siguro, ano lang, yung workforce nag-control hanggang kung mag... Siguro, sa isang araw, may tracker kami, siguro 10... 5-7 mga ganun. Grabe buhay oh. Nyo ah. Ang gaan nun ah. Medyo time na yun kasi available kasi yung oras namin eh. Oo. Yung oras na yun, anong oras yun? Hapon na. Ah talaga? Parang mo hapon na. Hapon na sa Amerika. Ah, hapon na sa Amerika. Oh. So ang inquiries yun hindi buhos. Oo, hindi buhos. Tamang saktong inquiry lang. Eh, pandemic? Ah, hindi. Kaya siguro ano... Kaya siguro marami kayong naging inquiry noon kasi pandemic eh. Oh, nasa bahay ang mga Amerikano eh. Eh kung normal na panahon yan, mas mababa lalo yan. Oh. Correct. Kasi ngayon talaga more on delivery. Oo. Kaya... Ano yung chat support na yon, food delivery service yon? DoorDash, yes. Oo. Paanong sistema? Mag-inquire sila, magpapadeliver sila? Usually mga ano, nasa na yung order ko. Status ng order, gano'n. Mga, kunyari, sisinungaling pa. Hindi na natanggap, pero... pero natibog na, ha? usually, humingi na refund. Siyempre, fraud na yun, ha? Oo, nangyayari yun. Ano na yun? Meron naman gano'n na nade-detect naman na kung nagsasabi talaga ito. May ano siya, parang... May term yun, eh. Parang ano na siya. Ban? Parang gano'n. Ano na siya. Nakakaduda na. Fraud nga. Parang gano'n. Oo. Suspicious na yung ano. Yung... Madalas eh. Dami mo nang... Kumbaga kami, mayroon naging limit ng bibigay ng kung hanggang kailan kami bibigay ng refund or credit. Anong max na refund nyo nun? Depende. Kung anong... Pinaka na yun. Kung anong in-order. Magkano in-order nila. Within range lang. Oh, okay. Gets. Ganun lang. Eh, ano naman, nung syempre, hanggang kailan ka nga dyan sa chat support na yun? Hanggang December lang. Saglitan lang. Hindi mo think, no? Kasi customer service nga. Oo. Yun nga, in-explain namin every time nagla-live kami sa mga, sa usapang trabaho namin. You know, importante, kunin nyo yung gusto nyo talaga. At saka yung quality na trabaho. Hindi yung gusto basta... Yung gusto mo. Ayan, perfect gusto example, mo. Oh. Saka, nakakatamad. Gustong gusto mo, saka... yung ano, yung alam mo talaga yung dati mong trabaho, yung tech support. Oo, yung familiar ka na. Oo. Tsaka yung parang may growth ba kasi parang nung sa KMC noon, asang-asa tayo sa growth. Talagang na-hook talaga kami na ano eh, sobrang ang daming promise ng assistant ko eh. TV pa sinusuport kung natin. Kung napapanood diba? Ako ng assistant. TV natin. Oo. Hindi, ako naman kasi sa collections ako, 'di ba? Kaya parang Provisioning team. Ako na yung ilan lahat lang kami doon. Mga bilang, siguro 11 lang talaga kami doon. Limang tech. Mas mahirap. Billing. Collection. Saka, tapos yung CS billing. CS, tapos may sales pa. Dalawa. Oh, may sales pa. Nakuha pa mag-sales. May sales pa. So, kung nga, siguro kung walang pandemic, kasi tuloy-tuloy pa rin. Feeling ko. Siguro may feeling, bet na ako. Oo, oh, may ano, kami. Saka nakakabili na ako ng isang box na NBA. Ay, magbabox break na tayo dito. Hindi, technically okay naman kasi siya. Lalo gusto namin yung mga position namin ng time na yun. Sila, trip ko naman yung collections. Diba, kaya-kaya. Ano eh, galing kasi ako sa hardcore collections. Tapos yun, early stage na. Nakalimutan lang magbayad. So durog na durog sila sa akin doon. Sa amin, hindi gumagana yung internet. Yung pala may issue sa collections yun. Si Eric ang tapos ako din nagpuputol. Kung pinutol ko na, no? Diba, ganun. So masarap yung feeling na... Kaya mabalik ka kay Eric. yun ang kinon. Hindi, meron tayong ginagawa nun na pinapao. Okay muna kahit, 'di ba? Sige, sindi na natin ng isang araw para maranasan niyo naman na magganit uli. Ayun. Pero pag ano, pag hindi pa rin siya na-settle. Pag medyo hindi maganda yung ugali. Ayun. Tsaka alam mo nagsisinungaling, putol internet mo sa akin noon. Wala. Yari ka kay Eric. Wala nakakalusot 'yun na lalo yung mga peking credit cards niyan. Ay, oo, tama. Kailangan na-check naman 'yun eh kasi ang
mindset ng ano ng mga clients namin noon, magbibigay lang sila. Hindi nila alam, ang sagot ko, magra-run tayo ng $1. doon ko sila napopulis. Diba? Pag nirang ko yung $1, di ko magata. Baka teka lang, may mali. Kasi parang ang ginagamit ngayon sa... I think di lang sa Australia, sa buong mundo na rin eh. Prepaid card na eh. Diba? Hindi, kasi anti ano yun eh. Anti-hacking yun. Anti-fraud. Diba? So ang gagawin nila, i-unlock lang nila yung card na yun para payagan yung paggamit sa transaction. Yun na, okay na. Pwede nang bayaran yung bill nila. So pag in-unlock nila yun, babayaran ko na lahat ng utang nila. Di ba? Oh, kasi by law, kailangan nilang bayaran yung ano. Oh, wala sa akin yung mag-irate ka or ano. Wala mangyari. Oh. Bayaran mo talaga. Kasi overdue ka na eh. Oh, overdue ka na eh. So, sinong mali sa atin, di ba? Pag... Ikaw, hindi nagbabayad eh. Kasi sa recording naman, sinabi ko, okay lang, i-process ko yung payment. Sila pa yung galit, diba? Hindi naman sinabi yung amount eh. Sila pa yung galit, diba? Oo, diba? Sila pa yung galit. So, in short, nakakatulong din ako kasi nagkaka-internet na sila eh. Ganon, yun lang yung mga simpleng advice. Doon pag okay. Doon na kayo, pag ayaw pa sumindi, inano ko na, ay napapasok na yung mga technical support. Ano bang ginagawa sa technical support, bro? Kasi maraming gusto mag-technical support na aplikante, eh wala naman silang idea pala kung ano yun. Ano bang... Technical support sa yung mga, bawa, hindi sila makakonect sa internet. So, more on probing questions lang, but hindi gumagana, kailan gumana, or... Yan, yeah, importante, magaling ka mag-probing. Probing, oh. Parang galaro ka ng Pinoy henyo. Ayun, oo, oh, kailan makuli mo. Matumahulo mo yung cost ng issue. Saan ang galing? Paano nangyari? Baka hindi pala, ano, hindi nakakabit yung mga kable sa likod. Simple lang pala, di ba? Paano discarte doon, bro? Paano nahuhuli na setup pala ang issue? Yung connection issue lang pala. Wala, mga kable, kung tama nakakabit sa tamang port sa likod ng modem. Dapat familiar sila doon. Router, o mga ganun. Iti-training naman yun eh. Hindi naman i-training. Kayo pwedeng on the spot. Dyan, ay, pwede pala. De, joke lang. May process yun. Depende sa account. May process yun. Minsan, one day training. Pero kung familiar ka na, kung yari na, may background ka na sa, alam mo ba yung router, 'di ba? Anong pinagkaiba ng router sa gateway? Kung familiar ka na diyan, magiging madali sa 'yan. Pero kung nung nagsimula ka ba nung tech support, alam mo na lahat 'yun o talagang trip mo lang siya? Hindi, talagang ano, tinuro muna talaga. Ah, talagang hindi ka yung tipong makuting-ting. Ano, hindi kasi ano, dapat alamin mo kuno yung mga ilaw para doon sa mga kind of issue like red authentication, mga ganun. Sync, nabiblink, kung nagsisync, solid, hindi, solid light. Blinking light, patay yan. Yung red sync internet. Important yun, ha? Internet light, it's either mali yung username, password, authentication lang. Authentication, red light. Internet. Malalaman nyo lahat yan, yung mga ganun. Parang ano, kung pakikinggan mo yung usapan natin, parang, uy, yung gig nyo. Pero hindi, may basic, may 1-2-3 yan eh. Diba? Kaya, ano usually ang una mong chine-check muna? Ano ba? Kung nakasaksak. Oo, physical setup muna. Pag tech support, pag tech support. Tapos, physical setup. And then yung mga, ano na, settings. Yan. Ayan na, na. Authentication na rin yan. Kasunod na yan. Kasi yun na, check nyo na kung, ano, gagana na. Check for functionality na. No? Baka naman kasi sinasabi, di gumagana. Wala palang browser yun. Di ba may ganun, no? Yung wala, not working agad. Yung browser, dinayin mo pala yung tapos pag sinabi, open your browser, di alam pala kung isang malaking kalokohan po yun. Pag sinabing check for functionality, dapat alam, paano mo pag ginagamit yung internet? Mas yung mga, wala daw internet yung pala, nakapatay yung wifi. Isa pa yan. Ako, siyempre, mauuwi sa soup call yan eh. Diba? Yun lang pala, napakasimple. TL, ginawa ko na lang. Naka-off lang pala yung wifi. Hindi mo nahuli yung wifi, hindi pala nakasindi. O kaya, nakakonect ko pala sa ibang ano, ito pang, network. Sa kapitbahay pala nakakonect. Nakakaya. O kaya, ang bagal daw ng internet connection, naka-data pala. Basic naka-on yung data, naka-off yung wifi. Isa pa. And ano yan, mix and match lang. Kailangan maintindihan mo yung ano ba yung mindset at saka yung thinking ng technical support, di ba? Para maintindihan mo yung at saka minsan common sense, bro. Di ba? Common sense lang na minsan nagiging irate yan agad kasi
ayaw nilang gawin. Oo. Oh, parang tamad. Oo, ayaw nilang mag-trouble. Kaya tumatawag yan dahil ayun. Gusto nilang paayos na, Sentech agad ang gusto, 'di ba? Paano pag ganun? Paano pag Sentech agad ng discard? Parang sa Australia, hindi muna na yung Sentech eh. Hindi, paano hindi talaga eh. Oo. Engineering. Ang lala na nun pag Sentech. Level 3, level 3 yan pag naalala kong tech lang is ano eh, PLDT. Ah, the next set na yun. Oo. Pero yung pag sa Australia, wala akong naririnig na pinapadala. Hindi nga uso. Hindi uso sa Australia. Yung last, yung sa doon sa last natin sa Kaiser, hindi eh. Pero doon sa isa, meron. Papadala daw ng technician. Yung may ganon, siguro may pupuntan. Kailangan ayusin yung mga kable sa labas. Connection. Oo, may ganon. Yung doon sa isa. Pag kasi ang concern, labas na ng bahay, kahit gano'ng kagal, kahit anong galing mong technical support dyan, kahit 25 years ka pang tech support, hindi mo magagawa yan. Correct. Tsaka, ang mga Sentech ngayon, usually, pag US-based. Oo, mga US kasi minsan merong yung fiber connection may... Ayun, kasi NBN eh. May kinukot. Pag sa Australia, NBN, wala, bawal. Ay, bawal gawin eh. Bawal ayusin yung nasa labas dahil may setting silang pang ano kanina. Lang, so more on premises. Premises lang ang galawan. Tapos, ayun, nung... Siguro yung mga kailan tech, yung mga siguro major cable trouble, mga ganun, sa labas na talaga yun. Yung mga kable sa labas. Yun. Ramdam mo naman din eh, ramdam mo pag malala yung issue eh. Siguro yung sa NBN nga kasi... kailangan siya ng sa bahay. Siguro, check talaga yung mga more physical connection sa kayong mga kabili. Oo. Mga ganyan. Tsaka yung mismong NBN box, di ba? Oo. Kasi dun sa mga nagtataka kung ano ba yung NBN, ano yan? Sa Australia yan. Sa Australia yan, parang ginawa na nilang standardized na yung setup. Owned by government. Government na ang, para syempre, hindi pwedeng basta magtaas ng speed si ganito. Hindi pwedeng magmura ng presyo si ganyan. So, may sistema sila na lahat dun dumadaan. Doon sa mga nanonood, ano ba, kung gusto nyong ano, eh kanina nag-10, nag-8, alam mo yun. Siyempre, pilot episode natin to, usapang call center, alam mo naman. Pwede kayo mag-comment kung anong, kung alam nyo yung NBN, okay? Yun lang naman. Tapos kung nakaka-relate ka sa usapan namin, sali mag-comment kayo, sali kayo. Share nyo yung mga experience. Nako, kasi importante. Ngayon, pandemic, sobrang grabe, ang laki ng boom ng call center ngayon. Tapos, tapos work from home. More on temporary. Work from home ka ba ngayon? Oo, ngayon. Na tech support. Mm-mm. Paano yun? Paano ang discarded dun? Di mumug calls ba? Hindi naman. Hindi naman. Sa amin ngayon, hindi naman. Okay, okay siya. Okay siya. Ngayon, yung acquire ka na. Oo. Anong sinusupport mo? More on clinics eh. Sa clinics? Talaga? Hindi ba madugo yan? Ano siya? Business to business. B2B. Kaya mga kalmado kausap mo dyan. Hindi. Talagang kausap mo dyan is either may-ari or receptionist. Mga ganun. Tapos, kasi ang inanong yun yung software ng, sinusupport yung software ng company na ginagamit nila. Okay. Software yun ng, para mas maganda yung... Pang healthcare software. Organize. Mga appointment, mga ganun. Basta. Galing ha. Paano ang tech support nun? Kailangan mo talaga ano. May course talaga para dyan. Hindi. I mean, hindi lang siya power cycle. Kailangan mo talagang kalikutin. Magtatrabaho ka talaga. Access mo. Gagamit ka ng remote access. Hindi pwedeng remote stock. Remote access. Ikaw gagalaw nun. Hindi pwedeng sila. Hindi pwedeng stock knowledge dyan. Hindi medyo pwedeng. Medyo kumpukali. May kilala ako nun. Lahat ng issue, power cycle. Grabe yun ah. Pag-speed yung pinapasa. Pag-speed yung pinapasa, natakot. Pag-speed yung issue, naloko na. Nawala na. Pag importante maging technical support ka na nag-iisip. Kasi, ano yan eh, imbis na, kasi magkakaroon pa ng... Yung iba, sinasabi mo, kahit ang pikit ka, kayang-kaya mo, alam mo, pinapagawa mo eh. Hindi totoo yun ah. Wala, ang sarap maging feeling veteran. Hindi lahat ng sitwasyon pa. Hindi lahat, kasi yun nga, yung dami ko nakakausap na veterano na, kahit nakapikit ako, alam kong gagawin ko dyan, tech support dyan. Ano ka, hindi ganun yun. Kasi nag-a-update yan everyday. May mga bagong process na nai-introduce, diba? Eh di yun, kungyari. Lagi may bagong process, diba? Sa atin din, may ganun dati. May bago na namang, 1 week pa lang,
Tas, hindi pa natetest ng mabuti. Bagong process na naman. Depende sa trip nung mayari. Trial and error. Trial and error. Hindi kasi yun ang mahirap pag hindi standard yung troubleshooting na ginagawa mo. Kasi, ano yan, para makapag-formulate ka ng sobrang solid na troubleshooting flow, ano yan, maraming data kang igagather, di ba? Depende pa sa, ano yan, wear and tear ng device, di ba? Meron kasi, majority na yung sinusupport ng mga tech support, ano yan eh, refurbished na gamit yan eh. So, may chance talaga mag-fail yan. Sa natuwa, kasi meron kaming, sa atin, di ba, may encounter kami ni Richmond, parang, authentication, kailangan pa bang gawin yung troubleshooting na parang hindi ko walang connect eh. Hindi, uy! Ba't ka tatalon sa troubleshooting kung hindi pa siya nag-handshake? Oh, diba? Ganun eh. Dun baga sabi namin ni Richmond, sige, pagsundin na lang natin itong boss namin kung ano. Speaking of mga toxic experience, bro, ano bang pinaka-toxic na trabahong, ay, toxic account na naranasan mo? Hindi, kahit huwag mo na sabihin yung account, anong support, ano yung sinusupport mo nun? Ano ba? Tech pa din, syempre, pinakamadami. Internet. Internet, karamihan. Bakit ba toxic ang internet? Karamihan yung nahawakan ang internet eh. Diba kasi talagang mahirap kausap. Yung sa kausap? Oo, alam nilang may outage, tagang pinipilit. Pilit pa rin, oo. Mga nangihingi ng refund. Eh, yung refund, wala namang... Bugbog na refund niya. Oo. Hindi, sa ano, alam ko may loan na wala namang hindi kasama sa... Basta may outage, hindi yan refund. Oo, kasi outage, talagang nangyayari yun. Depende lang siguro sa situation. Oo, sa situation. Kasi minsan... May goodwill ano naman eh. May binigay naman goodwill something. Oo. Reasonable naman. Yung goodwill credits. Oo. Yun, importante din yun. Alam niyo yung mga bagay na yun. Kasi hindi naman lahat sobrang tech issue talaga. Oo. 'Di ba? Minsan kung paano mo lang kausapin, paano mo ipaliwanag, 'di ba? Pag naipag-away sa yung customer, anong diskarte mo, bro? Hindi na, kinig lang talaga ako sa noon. Hayaan mo siyang maglabas, no? Kasi the more mong pipigilan niya. Ay, ako tapos pag kinalaba mo, ano kayo? Sa oh, kayo class yan? Kayo. Class kayo. Huwag mo sabihin na kung sino. Sige. May kilala akong... Pagod na. Ito lang, advice ng mga veteran sa inyo, mainig kayo. Pagka nagra-rant yung customer nyo at pag sobrang irate nyan, huwag nyo sabayan. Huwag nyo sabayan. Hayaan nyo lang silang maglabas. Kasi minsan, kasi pumuputok na yung utak niya, hindi niya magamit yung internet niya, ang mindset niya. Medyo nagbabayad sila. Ganun frustration yun. Na yun. Lagay nyo na lang yung position nyo, yung sarili nyo sa sitwasyon nila. Magamit din tayo ng internet. Nag-internet. Ilang beses ba kaso tayo? Kaso hindi mo mapapasa sa iba. Halimbawa, ikaw gagawin mo sa ahin. Wag na lang. Kasi kahit ba, kahit Amerikano yan, di ba? May ano pa rin yan. Tao pa din yan. Tulungan nyo na lang. Ayun, bukod dun sa hinahayaan mong ano, hinahayaan mo nang silang so, point. Reassure na lang. Assurance mo talaga, gagawin talaga natin, ma-fix talaga yung issue niya. Kasi bro, pag narinig nilang, alam mo Yun. Medyo ano na yan, kakalma na yan. Selwyn is very good at this time. Mag-survey ngayon yan, Good daw, hindi naman ako naguhubad. For the first time in my life, I haven't encountered such an agent like Selwyn, Yan, mga ganyan. Yan yung mga perks, mga appreciation. Yan, importante. May ibang survey. May ibang nagbibigay ng bonus dyan, yung pag marami mga survey, NPS. NPS, di ba? Bibigyan kanila incentives ng... Incentives yan, Incentive. Ballpen, gano'n. Tumblr. Ballpen, Tumblr, ano pa ba? Green na notebook. Apple. Nakakainis. Apple, pero notebook. May ganun pa ba? Meron pa bang green mga... Apple. May kumpanya pa ba ang incentive? Notebook, ballpen? Diba? Comment nyo nga dun sa mga makakapanood na ito. Kasi... Lace. Mga kilala ko sino tinutumbok mo rito. Diba ganun yun? Depende yan kung paano ka hinahandle ng kumpanya. Diba? So far, sinong... Sige, wag mo na lang sabihin yung worst. Pero pangalanan mo yung feeling mo pinaka-okay na company na... Yung last natin, yun sa atin talaga. Maganda sana talaga yun, sayang lang talaga Sayang yung potential. Kahit may mga yung boss, medyo may ano, okay lang. Feeling ko kasi hindi lang talaga nila alam paano mag... Kasi startup nga.
hindi sila katulad ng mga malalaking company na nag-hire sila ng presidente para patakbuhin yung ano. Sila parang nagbubulang ng puzzle piece. So may shortcomings talaga ka galing sa atin nga, de-training lang yung ahente. Tabi lang. Oo. Ako nga, tinesting nga lang sa akin. Try mo nga makipag-usap. Roy, kay Roy, Lawrence. Oo. Shout out nga pala. Oh. Hindi, okay. Okay yung team natin noon. Okay yung team natin noon. Ano lang, hindi lang natuloy kasi parang feeling sa ko. Pandemic din talaga eh. Balanse naman eh. Yung hindi lang sila ano. Maganda nga yung konti lang tayo eh. 'Di ba? Oo. Kasi pag yung performance hiningi na sa atin, mahahatak natin sa ano kung ano yung nire-require nilang numero. Hmm. Kasi nagtutulungan tayo noon eh. O ano bang kailangan nyo? Ganto. Sabi ko, sige. Suggestion. Supportahan ko kayo ng credits. Ayun. Oh, 'di ba? Nag-ini-extend ko yung mga account na may utang, 'di ba? Para ma-troubleshoot na. Correct. And then eventually pag nakuha na natin yung trust nila, magbabayad na sila. Oh. Okay, happy customer, 'di ba? Oh, 'di ba? Ganda ng result. Ganda ng result. Kaso pero okay 'yun. Moving forward talaga. So, lahat okay, schedule, pay, okay lahat. Oh. Location. Mag-dial ka kailan mag-trip, 'di ba? Well, tapos in the box. Facebook lang tayo na, ano. Muntik pa tayo mag-streaming doon eh. Oo, oh, diba? Meron pa tayo ano, 'di ba? Yung CCTV. Ay, oo. Hindi, ano, huli na 'yon nung nasimula na sila mag-isip. Teka lang, bakit yung performance nitong mga 'to parang ganito? Oh. So kailangan nilang silipin. Yo, kaya naglagay ng CCTV. Nakita nila kung ano yung tunay na kwento. Pero ang pro tip lang natin, pag nagsimula yung araw, especially pag hindi ka naman kailangang sitahin, bombahin mo na. Oo, correct. 'Di ba? Hatakin mo na yung numero mo, hatakin mo na yung stats mo. Oo, kasi importante na nakaano ka na, boundary ka na. Boundary ka na. Oo, lalo sa tech pa. Sa CS hindi ako makapagsalita para sa CS ah, kasi hindi rin ako nag-customer service ng sobrang tagal. Parang katulad mo, tumray lang ako na. Ayun. Ano bang CS, yeah, diba? CS na chat support pa, diba? Oo. Kasi nibago ito ko nung, siyempre, tagal natin hindi nag-voice eh. Oo. Ay, nagka-voice ka ba nun sa CS? Ito, hindi nga. Yung ngayon? Yung ngayon na, balik-balik sa voice. So, paano, ano mga concern nila? Ano bang mga sa CS? Sa CS? Hindi, yung ngayon sa DoorDash. Oo. Yun nga. Yun nga, yung mga inquiry nila. More on inquiry, order inquiry. Anong pinakamahirap na inquiry na kuha mo nun sa experience mo? Ito. Wala pa. Simpleng account lang talaga siya. Delayed lang, mga late or delivery, mga ganun usually. Ganun hindi naman big deal talaga eh. Hindi natanggap, never delivered, mga ganun. Tapos nung, yung next mo dun sa DoorDash, yung acquire na, kamusta naman ang transition mo from trainees? Kasi sabi mo, work from home pa rin yung training, tapos bigla ka na, ano na, floor na, official. Ano mo na, syempre, ano, nesting pa rin, may nesting pa rin. Okay. Siguro mga isang buwan din. Calls na to, calls. Voice. Voice na ulit. Back to voice. Pero TS din to, di ba? Ito yung healthcare na B2B. Mm. Yep. Yan. Gano'ng kahirap yung ano? Gano'ng kahirap kausapin yung mga business owners? Ano naman? Relax. Kamusta relax naman? Hindi naman sila irate. Medyo may time lang na pag matagal na siguro naglolo ko yung ano. Ongoing issue na. Ongoing. Pa-way to siguro intermittent na yung issue niya. Medyo kailangan i-raise na talaga para ma-monitor din. Hindi namin alam kung sa software ba namin o sa side nila may problema. So, pero pag nare-resolve naman, ano naman, appreciative. May mga... Naman, meron naman. May survey din ba ito? Survey, yun. Yun naman namin. Doon kami nagko-consider survey saka QA. Mm-mm. Hindi ano, hindi punta, hindi yung AHT, okay lang. Alam mo lang may masyado ano. Goods na walang AHT, no? Dalawa lang. Survey lang saka... survey saka QA, yun lang. Galing ah. Sa QA, anong ano ng QA nyo doon? Paano usually, mga grading opening spiel, yun. Importante yung mga ganun. Saka, ano, so ending, yung mga kailangan. Resolve, mga resolution. Resolve, saka yung flow. Flow, o saka yung procedure. Ah, procedure. Kailangan stick ka doon. Hindi ka pwedeng... Pag may miss ka doon, patal ka na. Parang may off. Paano ba flow nyo? Kung yari, bigyan mo ng idea yung mga gusto mag tech support. Paanong discarded dun sa atake sa troubleshoot? Pero feeling ko, mas
Kasi kayo B2B, yung, ang pinaka-common ngayon yung sa internet talaga eh, no? Oo. Yun talaga yung pinaka-kailangan. Magaling ka mag-identify agad ng issue. Kasi yung nabanggit mo kanina, probing bro eh. No? Noon pa lang. Ano bang ma-advise mo sa mga hindi pa marunong mag-probing? Ano bang, paano mo ba sila tanungin? Ganun? Isa-isa lang, yung mga common na, ano lang, na question lang na kailan nag-stop. Ano yung napansin nila sa ilaw, do sa router. Marunong ka mag-identify noon ng physical ano. Tapos yung mga, yun, yung ilaw. Kasi importante kung green, red yung red light. Oo, yung red light. Mag-extend ka na. Pag last call ko yun, mag-extend ka na. Paalam ko na sa TL mo, TL, wala na akong internet. Pag ganun na. Kasi pag work from home, ganun eh. It's an internet issue. Oo. Papansin ko, sinisilip yung ano na, red, wala akong internet. Sarap. Hindi ka bayad yes, tuloy. Yes, issue resolved na yan. Issue resolved na. Pag ganun, no. Sa bagay, common yung mga red. Totoo nga. Physical setup talaga. Tapos, more on settings. Check mo yung settings. Oo. Sa loob naman yon ng kasi consider. Naman, pag namamali ng settings, may nagbibo. Reset, oh. May nagbibo oh, na... Magaling. Kala niya power, ano, power oh, button. Power cycle. Oo, mali, oh. Mali. Mali. Yung paano kaya yun magkaiba naman ang laki-laki nung power nga, button sa reset button maliit na yung maliit na clip ito po ito hole, po small hole na lang yun linawin mo nga wag pagka hard reset mabubura lahat talaga yun oo pag hard reset wag nyo pinipindot yung bagay na hindi nyo pipindutin dapat delikado. Okay may apektado yun may reason mga, kasi bakit maliit yung pindutan na yun lalo na kung may mga ibang settings doon like yung mga VoIP or 'di ba? Oo, oh, yung mga VoIP nga eh nako ang good. Wala na 'yon. Wala na 'yon kasi binabayaran mo 'yon eh. 'Di ba? O tatawag ka ngayon sa customer service ng VoIP provider mo, edi isa pa 'yon. Isa pa 'yon. Tapos yung kasi pag gamer ka, ayan importante yeah, 'to, naka-connect ka sa PS mo. Sa PlayStation or Xbox mo, nag-open ka ng port, mga ganun. Yeah, porting. Nako. Yan, medyo hindi na namin support yun. Medyo porting. Masyadong ano na yun, iba na yun. Tatawag ka na talaga sa... Kasi more support lang natin, ano lang, more on internet lang yun. VPN. Oo, pwede. May VPN, may kumpanya, sinusupport ng VPN. Pero yung porting sa kanya, kasi bubuksan mo. Sa provider na ng VPN yun. Oo, provider na. Pag open ng port, doon niya sa modem na yun or router. Ah, sa manufacturer na. Oo, doon. Yung mga ganun bagay, lahat yun naapektuhan pagka pinindot mo yung hard reset kayo na hindi naman kailangan, di ba? So ba yung hard reset sa power cycle? Oo, ang power cycle po, parang on and off lang. On and off lang. Pinapahinga mo lang yung device, di ba? 30 seconds, pwede na yun. Oo. Tapos, ano... Minsan, kala nila, pag hindi gumana sa unang power cycle, gagana sa pangalawa. Diba? Wala namang dalawang power cycle bago gumana. Hindi, walang ganun. Ano yun? Pinoy mentality yun. Diba? Oh, hindi naman, hindi proven yun. Hindi Mamba mentality na maging persistent ka sa quest of resetting the ano, no? Modem. Wag ganun. Tapos ano pa? Ano pong pwede mong advice sa mga aspiring tech support, bro? Lang. Siguro tiyaga lang talaga yun. Yun! Tiyaga. Pasensya. Pasensya. Kailang... Kasi medyo may time na mahaba talaga. Saka minsan, hindi naman teke yung kausap mo. So, walk mo through. Saka huwag mong sisihin yung lola. Huwag mong sisihin yung lola na hindi teke. Kasi talagang... Lalo lumalabas sa screen. Yung pala nakapatay yung... yung screen yung ito yan, monitor nag-off. Oo, 'di ba? Ang dami mo nang pinagawa kung ano nung advance troubleshooting na ginagawa mo. Nagpapa-check na ng IP, patay pala yung 'di ba? Patay pala yung device nung customer. Una sa lahat, sasabihin ng mga ahente na, "Nako, ang hirap mga lola call." Eh di intindihin mo na lang paano ka ba mag-isip pag lola ka na. Diba? Siyempre, hahabaan mo yung pasensya mo ngayon, diba? Oh, yun, doon matitest yung pasensya mo. Oo, diba? Tsaka pag gano'n, yung mga nagpo-ponetics ka ng mga tao. A for Apple, B for Boston, mga gano'n, diba? Q for Cucumber. Hindi. Alam nyo, kahit Amerikano minsan, hindi nila alam yun. Diba?
Hindi, kailangan yung pasensya mo talaga unlimited pag technical support ka. Kasi, ang sarap ng feeling pag nare-resolve mo yung walang makaresolve. Oo. Diba? Parang, uy. Matanda pa yung nakausap mo. Ang matanda pa, granny call pa. Ano yun? Achievement yun. Oo, dahil mo pang pinromote nun. Kasi, lalo, doon lalo galing. Doon lang, ano, sige na po, bigyan nyo ako ng survey. Oo, sige na. Total. Hindi, kahit wag mo siyang utusan. Kahit sabihin mo lang na, uy, ang haba ng oras natin dito. Bekene, man. Pina-under ko yung internet. Baka pina-under ko. I-highlight mo. I-ano mo, ipamukha mo sa kanya. Saka ano, ulitin mo, bago kayo mag-ending, sabihin mo yung pangalan mo para matanda, may record. Yan. Importante yan. Paulit-ulit mo. Once again, my name is Eric. Okay? Is there anything else? I fixed. We fixed. Diba dapat may ganun sa QA na we did this together. You and me. Remember? Dalawa kayo. Oh, we did this together. No. Siyempre, sasagot sa'yo ng customer na, no, you're a great guy. You're a legend. Oh, you're a legend. Parang piling ko, tanda ako. Oo, oh, parang, Lola, you're a legend. Eh, di paano na lupa na ako. Will Smith. I am legend. Gano'n na, no? Ganun yung kailangan mong gawin. Kasi, since nag-invest ka na ng hirap, ng oras, AHT na sacrifice mo na, i-ano mo na, i-kuskus mo na sa mukha niya na kung galing wala natin, ha? Oo, wala na, rekta na. I-claim mo na ano, na... Sa'yo na to. Na, ano to? Survey ako lang na to. Survey. Pag-survey mo na, kasi sayang yan. At saka magagamit niya sa performance nyo, mga appraisal nyo, di ba? Kung lagi kang nagsisisat, tas tech ka, nako, ang sarap... Sarap magyabang sa ibang tech, ano? Hindi ko magagalingan. Transfer mo sa akin. Sige na. Diba? Yung mga maririnig mo pa sa newbie, no? Nilalakasan mo pa na... Sige na, transfer mo na yan. Oo, ganun. Hey, huwag mo na pahabain. Re-resolve ko na yan. Send mo na. Ganun yun. Huwag mo na patagalin. Huwag mo na, ano? Maghahanga pa yan, eh. Baka mag-cancel ng subscription pa yan, eh. Ayan. Yan, yun yung mga... Trigger pa. Matrigger pa ng cancellation. Tapos, ang mangyayari, pag tin-transfer ngayon sa cancellation team yan, hindi yan valid cancellation. Kasi may technical issue. May open tech issue, may open correct, ticket eh. Yan, yung rule dyan, hindi mo pwedeng pwede mo pakasa kung may technical ongoing. Oo, hindi. Kasi una sa lahat, pag yan na-convince ni cancellations, ano nga tawag doon? Yung pag, Retention. Pag yan na-convince ni retention na huwag mag-cancel, babalik din sa'yo yan eh. Chances are, ikaw pa na naman makatanggap na ako. Same din. Kung yung isang oras na nilaan mo. Iiwasan mo. Kaswerte mo. Mr. Patel uli. Mr. Patel. Kasi yung kasama mo, nag-ahadukan, napunta sa'yo. Oo. Jump ox siya. Tapos, ikaw... Ganadong-ganado ka dahil... Tapos napunta ulit sa iyo yung call. Tapos ikaw ulit, ay, paano naman iniwala siya yung Costa? Swerte, tao. Merry Christmas na lang. Tawag doon, swerte, no? So, edi, ayun, paano mo kakausapin? Lucky pick. Lucky pick ka na. Paita mo yung notes, ikaw pa din. Tapos, ang kukulit niyan, may mga veterano. Isipin mo parang ino-notes, ikaw lang yung agent. Teka lang, di pinapasokan ng call to. Ganun yung mangyayari. Tapos, nag-notes ka, di ba? Oo. Yun. Nag-notes ka ng fail-proof. Yung parang pamumukay mo na talagang... pamumukay mo sa notes mo na resolve na to, wala na talaga. Ikaw alam mo sa sarili mo, may in-skip ka eh. Alam mo, hindi mo naman sinaga eh. Tapos babalik sa'yo yun, tawag doon digital karma. Yun. Sigurado. Babalik talaga sa'yo. Bilis ng karma, digital. Gali. Tapos, di nabasa ni retention ng notes mo. Invalid notes ka kasi si retention, minsan may alam ng basic TS yan. Naman. Lalo pag tinies ni retention niya, tapos nagawa niya, patay ka doon, tapos ka doon. NTE yun, matik. NTE yun. Kasi, sa mga hindi rin nakakala, ano bang NTE, tol? Naalala mo ba ang NTE? Ano yan? Notice to explain. Parang terminate sa mga? To explain lang. Pero ano yan, Tigil promotion yan. Pagka may NTE ka, no? Kung gusto mo ma-promote, pero... hindrance, ano yan? Hindi ka. Kahit gano'ng kagaling sa interview, wala may NTE. Wala kang patutunguhan dyan.
Ayun. Pero nare-refresh naman yata yun eh. Isang taon na ata, gano'n. Karaniwan. Parang sanay ka sa NTE. Naintingi ka na ba noon, men? Hindi mo meron, men. Meron na. Perfecto. Anong ano? Tungkol PG yata. Tungkol sa NTE mo? Siguro, napakasimple lang. Mga nakakalimutan ko lang ilagay sa notes. Mga notes. So, incomplete notes. Simple ba? Kakasabi ko lang. Minsan pag yung notes mo. Hindi. Bong eh. Kulang lang. Ah, kulang lang. Kulang lang. Hindi naman talaga negligence. Hindi naman talaga. Minsan napasarap lang. Diba? Bunti lang. Siguro may nalagay ka lang na username. Siyempre, bawal yata ilagay yung mga... Bawal yun. O, privacy. Ano yun. Data. Parang gano'n. O, data privacy. Hindi mo na ilagay yung information tapos sa QA na check-in. Yun. Doon, kasi nari. QA nga yun eh. Kasi pag... Mahigpit ang QA. Pag mahigpit yung QA, yan, kahit sabihin mong simple lang. Yan, trabaho nila eh. Palalakihin nila yan eh. Oy, shout out sa mga QA na nanonood pero hindi naman magagaling na QA dyan. Magagaling. Yun nga, kasi minsan, hello. Selwin ha, nakikita nyo kung nanonood kayo. Ano yan, yung mga QA naman na yan, hindi naman talaga masama yung mga yan. Kasi kasabihan, inside joke lang yan. Inside joke sa call center na. Ano, yung personalin, yun nga yung magiging ano ka pa eh. Magiging ano mo pa yun eh. Parang motivation mo pa Na improve yun. Bagsak ka lagi sa QA mo, tapos... Yung lagi sinasabi, room for improvement. Oh, there's always room for improvement. Kaya, kailangan painggan mo yan. Valid naman ang feedback ng mga QA, bro. Kasi, try mo painggan lang na... ilagay mo lang sa utak mo yung kung ano yung mga mali. Pero huwag mong gawin. kung matigas ka, di ba? Putuloy ka lang sa presensya. Ano ka na? Pag veteran, yun nga, pag... Minsan ang veterano ang hirap talagang anuhin niyan eh. Ang hirap turuan ng sistema. Kasi alam minsan kasi ang mga QA men may kanya-kanya silang style. May kilala bang QA? Talagang pa-close na QA or kasi Marami naman. Ayun, bakit? Wala naman. Gusto mo bang tirayin natin mga QA dito? Comment nga kayo kung QA kayo. Pag-usapan natin. Uy, ano, try natin mag-guest ng isang QA. Testing nga natin yung debate. Team lead. Balikan dito pag may QA. Debatihin natin kung bakit ganun. Sige. Ganda yun. From agent, QA, tapos team lead. Pwede. Sa mga OM, marami tayong pending na kakausapin. Pero, nag-o-open invite po ako sa lahat ng mga... QA na nandyan. Kung taga Ortigas ka or malapit ka sa Taytay. Pwede kayo mag-guest dito. Punta ka dito pag defense nyo yung ano nyo. Defense nyo yung side nyo. Yung side nyo. Bakit ba ang daming nag-hate sa QA? Bakit? Kung nanonood ka ngayon, i-comment mo I hate QAs. Hashtag I hate QAs. Kung may mga QA kang hindi mo makalimutan kasi napigilan yung promotion nila. Ay, promotion mo. Itag mo yung QA na yun. Saka ano, may dispute naman. Pwede man dispute. Man. Ayun. Pwede mong ano. Dispute. Nauso ang dispute, ha? Ayun. Hindi na sa sweldo. Sa sweldo. Hindi na sa sweldo sa QA pati. Kung may alam mo namang tama ka, yun, pwede mo i-retract. Paglaban mo. At saka, dalawa kayong makikinig ng recording. Yun ang maganda may ano eh. May... Pag walang recording, may software. Medyo ano yan, tagilid. Tricky yan ha. May pwedeng tinatrabaho ka. Pwede bang edit yun? Ha? Yung recording? Pwede bang edit yun? Kung bilang DJ ako, pwede. Kaso, ang loko-loko mo naman, i-download mo pa, tatrabahohin mo pa. Kasi hindi, alam ko. Hindi pwede CapCut yan. Hindi. Ang hirap nun ha. Hindi kasi iba ang file, iba ang recording. Comment nyo nga kung mga QA kayo, comment nyo nga kung MP3 file yung kasi alam ko MPEG-3 or WAV. Ganun. WAV yung file ng internal. Kasi ang recording yan, since sobrang dami yan, hindi yan malalaking file. Hindi yan katulad parang music na, kunyari yung dinownload mo sa MP3 ganun. Pwedeng MP3 pero mas maliit pa na file. Tapos kasi nasa cloud lang yun eh. Nasa cloud lang yun ng kung yari, anong site na nagsusupport sa'yo. Gamit yung IP nila sa US. Ganon. Comment nyo kung sobrang accurate ba yun kasi yung pagkakaunawa ko. So, ang liit ng chance na ma-manipulate ang recording. Pero kung sobrang tatrabahuhin mo tapos pinarinig lang sa'yo ng QA mo from email, magduda ka. Okay? Nada-download 'yon pero
Halata eh, pag-edited naman siguro eh. Tsaka alam mo yung call na yun, matatandaan, oh, call mo yun eh, diba? Parang, uy! Sir, call ako. Oo, natandam eh. Ganun, masasabi. Oo, nasabi ko to eh. Oo, tapos pag pinlace eh, sinabi mo nga, parang, diba? Parang, oo, okay. Eh, di wala nang dispute. Wala. Kasi ginawa mo eh. Diba? Ayun, nako, ang hirap niyan pagka nakikipag-away ka. Eh, maganda lang, may guest ka rin na QA, no? Para makita mo diba, yung... Oo, matatanong natin, no? Kaso pa naman ang isa dito, oh, eh. Tama. Pwede nating tanongin, eh. Tapos, ano, ano pa bang mga... Magdadala ko ng sample, ano? Sample, ano? Sample call, oh, gano'n. Baul yun. Paparinig ko sa kanila. Ay, oo, oh, kung pasado po po. Oo, oh, okay yun, ha, kung paano scoring, no? Kasi, ang dami. Meron akong QA na nakausap dati. Kung baga, titingnan ko yung QA ng, sa QA namin. Standard nila, sa standard, no? Oh. Yeah. Kasi kayo, Australian, tama ngayon. Yung nga, US naman. US. Ah, US na nga ngayon. Sa bagay, men, ang QA ng US, mahigpit, ha? Lalo kung na-QA ka on-site, ha? Ay, yung on-shore na QA. May ganun pa ba? May nakikinig ganun, eh. Pero ngayon, ano naman, Pinoy din yung QA namin. Pinoy din? Pinoy din. Pwede rin, ano, pwede rin kumbinsin. Pwede ba mamili na? Mili na lang ako. Uy, hindi, random eh. Random. Pwede bang yung random pang... Yun. Ah, random? Para kang nakaruleta nun na, ano? Hindi naman, kumbaga, pag makita nilang mahaba yun, kasi hindi nila yun. Basta yung pasok doon sa... Uso mo pala yan, no? Pasok, di, kasi dati... Yung feeling ko, ha? Kasi pag mahaba, tatama rin na yun. Hindi, alam mo, may QA. Audit yun. May QA na... Yung mga 25 minutes, mga gano'n. Ayun. Safe. Pag ang call mo, 8 minutes to 20 minutes. Ayan, mga gano'n. Mainit sa QA yan. Parang gusto nila yan. Oo, oh, pasok eh. Pero pag mga 1-hour call, parang, di ba? Tatama rin na yun. Tatama rin. Kasi, dati, meron na... Ang dami pa namang hindi lang naman ikaw yung ahente. Oo, mismo. Oo nga, no. Yan ha, tip yan sa inyo, ha. So siguraduhin nyo, pag alanganin nyo mga pinagsasabi nyo, i-1-hour nyo. Yung technique nyo. Biro lang. Sa mga nanonood na aplikante sa Stack PH, disclaimer lang po. By the way, bago kami magtuloy-tuloy, syempre, na safe naman kami dito, nakapag-test naman kami, negative kami, at pina-follow pa rin namin yung protocol. Mga health protocols. May self-distance kami, isang dipa, ganun. Ngayon lang, and yung mga pinag-uusapan namin to based on experience lang. Hindi namin sinasabi na gawin nyo. I-highlight naman namin kung ano yung mga best practices. Correct. Na pwede mo. So, bibigyan namin na kayong advice. Oo, yung ano lang, tama lang niyo na yung mindset nyo nasa tamang landas, diba? Kasi, bro, ang daming gusto mag-call center ngayon. Tapos feeling lang di nila kaya. Kaya may training naman eh. May training eh, diba? Tapos kung saan ka talaga, ano, kung more on customer service, technical, diba? Eh, ano mo, highlight mo yun sa interview mo or kung saan ka komportable. Yun, exactly. Ano bang advice mo pagka, kunyari, ano, kasi yung iba talagang hindi nag-i-English eh. Walang, hindi talaga sila nag-i-English, ganun. Paano discarded? Hindi, nude ka lang, huwag ka naman ganun ng mga teleseryo. Nude ka lang ng mga tigil-tigilan mo na yung mga, ano, mga, ano yun, yung kambal karibal, no? Dalawa ulo. Yung ba yun? Yung basta. Karamiha parang. Oo, karamiha. Huwag ka nanonood ng ganun, ano ka ba? Manood ka na may super sense na. Mga, ano ba, mga series. Mga series talaga. Anong series? Siyempre, tayo mga luma. Day 17. Series, Day 17. Oh, season yun. Season 9, 27 na tayo, Day 17. Ano ang series? Ngayon, yung mga uso ngayon, mga... Diba? Dami niya. Sa Netflix. Ano ba? Bigay ka isa. Netflix kahit, anong bang pinapanood mo dati na parang uy, parang gusto ko ganito ako magsalita, ganun. Yung series na panood ko last, yung ano eh, yung hindi ako, hindi naman siya American, ay may subtitles siya. Hindi Bastos. Yung nag-rub si ano pangalan nun, amen, sa bandang Europe eh, nakalimutan ko na yung nag-rub, nag parang ano, ayun, yung favorite natin, Manhays. Yung sila ano, Tokyo sila. Hindi, ano. Kasi ano yun eh. Espanyol. Yun eh. Basa-basa sila ng ano eh. Iba. English. Lucifer, yeah. Uso yan ngayon. Lucifer. Hindi ako nanonood nun eh. Pero yun, basta English, no? Talk show, yan, mga ganyan. Talk show, mga... Mga... Katok mga minsan.
Jimmy Kimmel. Yan, talk show. Katok mga misto. Panorin nyo. Hindi, seryoso. American talk show. Basta friends lang yun mo eh. Friends, pero hindi ko... Bro, nag-reunion yung friends. Hindi mo pa napapanood. Hindi ko mapapanood yun kasi hindi ko napanood yun. Actually, yung mga Flash yun. Flash, Arrow. Yan. Basta... O kaya ano, hindi okay din yung sitcom kasi conversation niya ni batuhan ng English yan eh. Kumbaga, basta kung anong show may chance na makadukot kayo ng pag-uusap, goods 'yun. Kunin 'yun. Tapos ano pa ba? Ano pa mga advice niyo sa ano? Ano pa ba? Be yourself lang. Wag mong ano, sabi nga lahat ng call center na, no, wag mong ano, yung gayahin yung accent nila. Yung sarili mo lang, ano. Tama. Sarili mo accent lang. Para kasing... Trying hard eh. Paruting eh. Wag ganun. Hindi mo... Saka alam nila, madetect naman nila yun. Oo, na accent ka ba dyan? Pinoy na Pinoy yung ano mo. Yung ano ba? Intonation. Ano ba yung mga tone. Memes na kumakalat na pag Pinoy na ano? Na sa English. Na ano ba? Comment nyo nga. Comment nyo nga kung ano yung mga memes na nakakatawang Pilipino. Yung halatang Pinoy kapag sinabi mo in-ibig. Port cheer. Modem, ganun. comment nyo para alam natin. Kasi hindi mo kailangan mag-invento ng... hindi mo kailangan gayahin yung accent nila para respetuhin ka nila. Kasi gets naman nila na Pinoy ka, diba? Sa ibang ano ka, ibang bansa. Wag yung bonggam-bongga na southern accent ka parang... Can you put malabitag? Malabitag. Oh, malabitag. Harder. Bentul po, no? Bentul. If you can't take the heat of the kitchen, gagano'n. Huwag ka na mag-bentul po, ha? Hindi importante yon. Basta malinaw natural. Yung instructions, no? Clear lang. Tapos hindi irritating yung tech support yan, eh. Malumanay lang, relax, di ba? Kasi pagka tumawag sila, kaya nga, tumatawag yan kasi nangangailangan ng tulong. Oo, tulungan mo, hindi, wag mo sabihin, ang tanga naman ito, ganun. Kahit kagano ka ganyan mag-English o English yan, pag hindi mo nasolve, wala rin. Oo, wala yan sa pag-i-English mo, pag yan, nabigyan mo ng malinaw na instruction. Oo. Ma-i-guide mo siya sa pag-re-reset ng tama, ma-identify mo yung issue, ma-troubleshoot mo, goods resolve, di ba? Hindi mo kailangan arte-arte na hindi mo pa masabi nasa Philippines ka. Dati siguro, no, yung mga early 2007. Siguro mga 2000. O, mga ganun. Yeah, 2000. Early 2000 kasi doon nag-boom eh. Ganun yung training dati. EOP. EOP training yun. Tapos parang bawal mong sabing nasa Philippines English ka. English or Filipino. English or Filipino lang ang usapan na pag EOP. Ha. Comment nyo ha kung anong meaning ng EOP para sa'yo. Ha. Ayun, tapos ano pa? Ano pang pwede nating advice sa pagtuturo? And kahit sa CS men, nakapag CS ka naman, di ba? Oo, sandali lang at talaga. At yun lang, siguro. Hindi ka pa confident mag-advice sa CS. Hindi, alam ko, customer, isa lang siya customer service, pero yun talaga more on billing saka more on accounts. Kailangan magaling ka sa billing kasi diyan eh. Yung accounts. Ito 'yan ah, kung mahina yung pang-uunawa mo ng Meralco bill nyo. Hindi ka. Wala ka ng chance. Kasi sobrang komplikado ng billing ng iba. May mga ito ah, baka narinig niyo yung mga Fortnite na payment ah. Hindi ko pa na-encounter. Yung hindi sila buwanan magbayad okay. Nako, wala na. Tapos na karir mo. 'Di ba? Pag hindi mo naintindihan, update ka na resume. Hindi ka magtatagal diyan for sure kasi ang mga customer tinitingnan nila tayo as expert. 'Di ba? Correct. Oh. Kung ikaw mismo hindi mo maintindihan 'yon, mahahalata nila 'yon, 'di ba? Mawawala yung confidence nila sa inyo. Hahaba yung call. Chances are maghahanap ng ibang ahente. Tapos maghahanap ng supervisor. Maghanap ng sub-call. Worse. Sub-call pa yan. Worse. Pag ano ba? Ikaw ba? Pag nasusub-callan ka, anong... De-escalate lang muna. Guling mo rin to, ang veterano talaga. Mga sagutan mo talagang 20 years in the business. Twice mo de-escalate.
pag-aayo pa rin. Yun na talaga. Eh, nagawa mo na eh. Na, hindi. Ayaw pa rin. So, yung iba kasi pinupos mag-sukul eh. Di mo na talk to my supervisor. Sino pa nag-offer? Oo, mali yun ha. Hindi po option ng sub-call. Hindi yung parte ng troubleshooting. Yung para makaskip lang sa call ha. Oo, di mo na talk to my supervisor. Sorry. Nag-offer pa since you can understand what... ikaw pa. Andayin ganun, man. Oh. May mga agent ako na... Are you willing to talk to are you willing to... Since you're having troubles in understanding this, I think my supervisor is willing to explain this. Walang ganun, kalokohan. Assist mo pa, no? Oo, pinasa mo pa kay Steve Kerr. Uy, speaking of Steve Kerr, may pasok na natin. Ayun. Ito bang collection mo na to, ano yan, habang nag-call center ka pa rin, or... Talagang then, dati nung, pa, una-una. Oo, siguro nung nag-work talaga. Or, kasagsa. Hindi, ano pa. High school, third year high school. Oo. Yung kaibigan tapos, ng... Tapos, ano lang na rin. Ano to? Ano tong, ano to? Ito yung bago. Bago. Unahin mo yung bago, man. Pakita natin yung... Ito ano. Kasi, na-influensyaan ako ng kapatid ng barkada ko. May ano yung sinasabing sa Facebook, yung box break. Box break, oo. Oh, so, nagbakumato. May slot-slot doon. Oo. So, babayad ka na ng 600. Doon yun, yung per team. So, to, napunta sa akin, Pelicans. So, lahat ng mga player ng Pelicans na lalabas sa akin. Zion yata yung naabangan ay, mo eh. Sayang po rin. Ah, bakit hindi ba siya? Wala ko lang si Ingram eh. Ah, oh, pwede. May ano yan. Ano, vanity. Isang vanity. Isang rookie. Hindi masyado kilala to eh. Pero siguro, prime ups. Eh pag nagpursige siya sa buhay. Pag nagpursige siya sa buhay. Wag lang siya mag-i-retire agad. Oh, wag lang. Ranger. Number D. Alam mo okay din to na ayan, nainggaon niyo ako ulit ngayon. Oh. Kira Lewis. Oh, yan, Kira Lewis. Parang sikat din yan, alam ko. Gagaling din naman, di ba? Hindi lang Zion level pa, no? Hindi pa pero kasi. Sayon, kung nakakakuha ang Zion, bawin-bawin ko yung 600. Ah, ito, nung... Lucky lang yan. Nung nag-box break ka, itong dalawa na kuha mo. Oo, yun kasi napunta sa akin. Ano yun eh, ruleta din yun eh. Oo. So napunta sa akin Pelican. So yan yung nakuha ko si... Si Brandon. Yung mga dito, wala na eh. Mga basic cards. Alam mo, gumaganda yung hoops ngayon ah. Si hoops, matagal na din. NBA hoops. Hindi kasi hoops na yata yung ano ngayon, na-handle ng NBA cards. Wala na mga skybox upper deck. Wala na. Panini, yeah. Panini isa yan. Pero pinakamainit yung Panini ngayon kasi... Dalawa kasi yung ano ngayon. Jason. Hoops, saka yung Hayes. Prism. Yung steel siya eh. Steel type siya. Oo. Prism. Yung medyo mahal yun. Prism at saka yung hoops. Select meron pa. Yan. Ah, hindi ko alam yung select. Basta yung hoops lang yun. Yan yung nakita ko sa... Marami side, na rin sa ako, sa may... Oo, mga ano nga, mga Pelicans player. Oo. Basta pag nagbukas sila ng isang pack doon, may Pelican player sa iyo na yun, matik sa 600. Oo, yun ayun lang. Ayun na, ganun, yan. Ganun ang box break ha. Pwede nyo, kasi technically, sa 600, hindi naman siya masakit na. Alam mo yun, oo, safe na rin. Isang box yung binili mo, 1-6. Oo, meron mga 3 plus eh. Mga ganun, 3,000. Depende, mga prism siguro. Oo. Ayan. So instead na mag-ano ka mag yung meron pa mga booster pack dati na dati oh ganun namura lang ngayon na lang yata yung basta hoops na lang na Panini na ano eh na lang yung available solid, na solid, ano solid. Ako na luwetsyan ulit ako at saka nakakatuwa kasi tumataas ang value ngayon. Oo, hindi ka tulad ng mga rookie ngayon mga sikat like Jamorant Jamorant grabe yung medyo na-injure ng konti si Ja, pero... Oh, Lamelo, isa pa yan. Mas magaling kayo ilang sabon. Oo nga, no, nakakainis, no. Talaga nagwala, parang nagwala talaga si Lamelo, no. Panalo doon si Jordan kasi nawala si Lamelo. Oo nga. Mali lang din siguro yung... injured lang siya. Diba? Yung nangyari sa kanya kasi feeling ko excited eh. Mm-hmm. Oh, hindi. Rookie, gigil eh. Pero tama lang din. Anthony Edwards. Oo. Sayang, no? Pero malayo mararating ni Lamelo dyan kasi high flyer din eh, di ba? Eh, pakita mo yung ano, yung binder mo. Classic. Pag binuksan mo, yan pa yung pack, oh, sa likod niya. Top stadium, no? Oh, tops pa. Dati yung mga uso, tops. Si, oops. Tingnan mo naman yung cover. Pakita ko lang sa... Sige. Ito mga player ko dyan, mga luma na rin.
Ayun, kwento mo kung kailan nagsimula. Ayan, yan. Yan yung mga, syempre mga una, yung mga sikat. The Jordan, yan. Siyempre lahat tayo. Siyempre lahat tayo. Stigati Pippen, yan. Lahat tayo nagdaan sa Jordan. Oo. Oh. Kung may Jordan ka makuha, di swerte mo. Hindi ko na nabaroon si Jordan eh. Kasi may mga... Sino mabuta mo si Kobe? Ayan. May Kobe ako dyan, yung rookie ni Kobe. Ayan, medyo magkano na makayayang ganyan. Kasi iba dyan mga ano na, siyempre mga basic card na iba dyan susunod. Sila, Ban Excel, tama yung mga... Ban Excel, no? Kaya ang tawag ngayon, PC, personal collection ko. Sino bang personal collection? Yan, nandyan, si Glenn Robinson. Dati idol ko yun. Pares kami nalaro nun eh. Big dog. Malaki mo. Dominante sa... Mga player na yan, no? Mga luma, no? Katulad ng may-ari. Ayan. Ayan, may Dennis Rodman pa ako. Spurs pa siya nun. Pararamdaman mo talagang veteran sa call center. Mag-veteran ka. Mga player. Ayan, yung mga... Si Granty, Jordan. Yung mga card na yan. Skybox ang nagpa-sikat. Yan ang gusto ko kasi, medyo yan yung card na. Fireball na yan. Ang ganda naman kasi dati talaga, bro. Ginawa pa namin logo yan sa uniform, eh, basketball. Ayan. Lahat naman yata tayo nag-drawing yung umaapoy na bola. Bola. Na, bukod sa Phoenix Suns. Yung mga classic. Kaya dun sa mga nasa ano, mga nasa call center, yan ang, ito na yung personal collection. Nagbabalikan na yung mga... Ah, ngayon kasi uso yun eh. Oh. Box breaking, marami. Oh. Sa YouTube, manunod lang kayo. Yung vlogger kanina nagpunta dito, nagbabox breaking, may nabutan. Ay, sayang. Eh. Sana... Tagatay-tay din ba yun? Ewan ko, pabalikan natin mag-box break sa dito pag ano, schedule natin. May gloves pa ba siya doon? Exactly. Oo, kasi may top loader pa, may sleeves pa eh. Hindi ko na mapakita lahat. Ah, sige. Ayan. Yung mga ka-teammate mo nag-co-collect din, may mga kilala kang wala pa sa ngayon, wala pa eh. Pero kasi yun nga, sobrang naging uso na kasi nakaka-relax, di ba? Kung kaya yung sahod mo, hindi ka naman naglulustay, di ba? Importante yung nakakapag-hobby ka pa. Actually, mga hobby ko, ano lang, mga kumbay sobra. Mm-hmm. O yun, ganun lang. Ganun lang yung, ano ko, siyempre yung sa akin. Sa saka sa ganito, kunyari yung si Bigay, kunyari itong rookie na nakuha mo. Technically, okay tong card na to. Especially pagka nag-perform siya nang maganda. Tataas value niya. Tataas to kasi pag let's say ang investment mo lang 600. Pag itong player na to next season pumutok, kahit in the next 3 years. Pag pumutok to, may chance na maging 5k to, may chance na maging 8,000 to. Lalo't ma-maintain niya yung... Maganda yung nag-iniupon ka rin ng rookie. Mm-mm. Mag-investment din. Kasi parang stock market yan eh. Kung yan, may top loader. Tama si Julius Randle, di ba ngayon medyo magdalo. Kaya napakuha ko na wala sa oras. Kasi ayaw ko may pinost ka eh. Gusto ko yung mga pinost mo. Nga sikat nga yung sabi mo. Tyler Hero. Oo, sila. Doncic. Oh, Luka. Si... Ano pa ba? Trae Young, yata. Oo. Tsaka diba, si... Nasaan na yun? Di ba? Nakatabi. Nilagay ko na sa baol para ano ba. Ang git ang gaganda nga na ako. Hindi, ano lang. Pag kasi medyo mababa, tas manood ka lang ng laro nila. Mararamdaman mo yun eh. Especially nagkaaroon na ng playing time ah. Oo, okay. Diba? Pag saan nag-improve? Parang yung sa Cavs, si Sexton. Sexton, oo, yun. Oh, yeah. Franchise player kita na. Kita mo naman. Eh. Mag-i-invest ka na doon, diba? Saka si ano, Shai Alexander ng Thunders. Alam ko, yun, medyo magaling din yun. Oh, hindi, kaso yung sa playing time, medyo, ayun. Oh, yun. Yeah, ako, injury yata siya si, nga. Oh, yun pa. Speaking of injury, si ano, Tyrese Haliburton. Ayun, isa pa yun. Ay, nako. Ano dapat RJ, yun eh? Rookie of the year dapat. RJ Hampton. Isa pa, RJ Hampton. Oo, isa pa yun. Isa pa yun, mga yun. RJB, Barrett. RJ, Eh, yung mga ganyan, pagka nadadagdagan yung playing time nila, ibig sabihin, oy, teka, may potential. Bili ka na ng mura-mura pa. Kasi,
ang may hawak ng cards nila minsan, alam mo pag di sila nanonood. Oo, oh, correct. Diba? Pag kungyari, nakakita ka ng Julius Randle ng tigpo 400, kunin mo na yun. Oh. Na rookie kahit, card na insert. Ah. Oo, oh, mga gano'n. Kahit base, kahit basic base card. Oh, base card lang. Kahit base card. Tataas yung value nun. Investment nga. No, na. Kasi para ka lang tumaya sa loto na ang drone 4 years pa, ganun. Ganun lang naman. Kasi sa call center, syempre, stress sa buhay. Ang daming toxic sa paligid. Hanap ganun ka ng way para maging pag-libang ka. Tapos maging kasi parang ngayon yun eh, parang tinitingnan mo lang din yung future nung investment na ganun. Katulad ng stock pitch, bigla naging branding. Katulad ng stock pitch, importante sa amin ang future nyo. At saka malaking bagay din kasi yan na napakita natin yung value dun sa trabahong ginagawa. Hindi naman to ba, alam nyo, yung sobrang luma na nung mindset na yung call center lang yun. Hindi. Napakita na ng industriya na to na ito yung natulong. Ito yung game changer. Oo, yan. Oo, game changer tong career na to. Sobrang, ito nga yung parting na katawa na ang daming gustong lumipat, hindi sila makalipat kasi na-realize nila, hindi naman pala ganun kadali makapasok dyan. Diba? Correct. Tsaka minsan, nakakita pa ako ng memes na hindi ako hopper. Hindi ka hopper. Hindi, veterano lang. Ano lang, medyo maganda. Maganda lang yung situation. Sure ka lang din na malalaking kumpanya yung napuntahan mo. Mga sikat naman. Actually, nung nga sa Idol, dati ko nang in-applyan yan eh. Oo, talaga? Kasi, siyempre, yung una, mga wala pa akong experience. Oo. Yun, nung nag-experience ako, bumalik ako, trinay ko ulit lang. Actually, sa Aquar, nag-try din ako. Oo. Yun, yung mga dati kong pinapangarap, huwag naman sana. Sex din gusto eh, pero huwag mo nang puntahan naman. Dati yung mga favorite ko talaga ng call center, size, Burgess, hindi masyado. Basta yung dati, yung mga dating sikat. Yan, Teletic, tamo na. Pasok pa malalaki kasi, malalaki. Dati yun yung mga parang boom, big four, gano'n. Mga BPO dati. So, nag-try lang ulit ako. So, yun naman, galing na sa experience, siguro advantage na rin yung experience. Importante talaga. Kaya yun, try nyo lang ding subukang mahalin nyo yung aralin nyo muna. Kasi if wala talaga yung idea, tulad nung napagkwentuhan natin, ayan, for sure, magkaka-idea na sila na, ganun pala, no, na hindi pala basta call center, may customer service pala, correct. May tech pala. Dalawa. Diba? Kung may hindi, collections yan. Collections pa pala, financial. May financial, may customer service, merong tech. So kung ano ka as a person, ngayari, hindi ka naman kadaldalan, pero technical ka, di sa CS ka, hindi joke. Ang engot mo na lang kung ganun ka mag-isip, no? Siyempre tech ka, di ba? Ganun yun. Kung ang galing mong mangolekta or ikaw yung tipo na maingat ka sa sales, pera. Magbenta, makumbinsi ka sa sales ka. Incentive naman yan. Karaniwan, ang sales, commission yan. Ang lalaki ng commission yan. Hindi halos pinapansin yung basic sa sales. Kung masibag ka talaga mag-sales, nako. Oo, importante yun. Tiba ka dun. Ikaw bro, anong bago tayo mag-wrap up dahil medyo madami na tayo napag-usapan, ano bang pwede mong advice sa mga gustong mag-transfer, yung nakikita na nila noon ang ganda sa call center pala? Ayun lang, basta gusto, malin lang nila yung trabaho nila, saka galingan lang nila, saka sundin nila yung mga process. Oo. Saka, yun, may procedure naman, may training naman, so, develop nila kung saan yung komportable ka, like technical support or customer service, yun. Iyan mo lang, gauge mo yung sarili mo kung saan ka bagay talaga dun sa komportable. Yun lang. Be yourself lang. Yun, tama. Yun ang, hindi mo kailangang gumaya ng kung sinong kakilala mo na, oy, ganito dapat ang compare yung sarili mo sa iyo. Huwag mo i-compare. May sarili kang talent, may sarili kang galing. Diskarte. Hayaan mo mag-grow yung sarili mo ng tamang proseso, ng gamit yung tamang experiences. Ayun. May chance. Huwag kayong mapanghinaan ng loob na, ay, ang tagal ko nang bumabagsak sa call center. Araw-araw may natututunan kang iba. Oo, totoo yun. Ang ganda kaya nung trabaho na may nako. Huwag lang yung power cycle.
Okay. Hindi totoo yung power cycle na tatlong beses. Don't underestimate the power of power cycle. Oh, wala. Luma yun. Lumang mindset yun. Si ano lang yun, Coach Rudy Tantanovich. Ayun. Ayun, Tol. Maraming salamat, ay, salamat sa time mo. Ha. Maraming salamat sa... Again, oo nga, solid. Solid. Sana... Salamat sa pag-iimbita dito. Maulit natin ito kasi... Oo naman. Oo, kasi importante naririnig nila yung tunay na lifestyle ng isang... call center veteran, di ba? Hindi hopper, ha? Hindi hopper. Disclaimer. Veteran. At bago tayo magpaalam, pakita natin uli yung last ng card mo, mga bago. I-invite natin sila sa ano. Kasi baka mag-basket break tayo dito. Oo, maganda yung pre. Invitayin mo rin ako, ha? Oo, mag-set tayo na. Ayan, dun sa mga hindi nakakita kanina. Ayan. Si ano? Brandon Ingram. Sa Pelicans. Okay, maraming salamat. Kung may babatiin ka pa ba or binabati ko lang yung lahat ng mga katrabaho natin dati. Yun lang. Salamat Eric sa pag-guest sa akin dito. Yes, syempre maraming salamat din sa Elwin, ha. Okay. Yun, sana meron pa tuloy-tuloy natin to. Oh, sure, walang problema. Dito lang ako. Lapit lang isang tumbling lang. Sige. Maraming salamat. Thank you. Bye.